Hi guys, Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Sa video na to, ituturo ko kung paano natin i-set up yung TLWR844N as a range extender. Okay? Shout out nga pala kay Toby Siberian Monkey. Siya yung nag-request nito na gumawa ng video tutorial para sa range extender ng TP-Link router na ito. So, shout out sa iyo. Okay, so tara, mag-start na tayo. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa desktop ko. Unang natin gagawin guys is kukonnect tayo ulit sa wifi ng ating TP-Link TLWR844N. Okay, ayan siya. So pupunta ulit tayo ngayon sa kanyang admin. Ang admin niya is 192.168.0.1. Ayan. Okay, ito ulit ang lalabas. Create an administrator password. Password. Lagay natin. Ayan. Basta guys, yung password ng router nyo, huwag nyo kakalimutan ha. Yun yung pinaka-importante dito. Although, pwede naman natin i-reset. Pero medyo hassle kasi magko-config ulit kung i-reset natin. So, basta huwag nyo kakalimutan yung password nyo. Okay? Ayan, nandito na naman tayo sa quick setup. Okay? So, ito, ang gagawin natin is, di ba, range extender. Hindi na tayo dito mag-proceed. I-click natin tong change mode para mabilis tayo. Okay? Change mode. And then, ito, makikita nyo, range extender mode. Select nyo lang siya. Ayan, pagka-select nyo, then click OK. Then, ayan, changing operation mode will reboot the device. So, magre-reboot tayo. Hintayin ulit natin siya guys matapos. Mapapansin nyo, madi-disconnect yung wifi natin ulit. O nga pala guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Unboxing and Everything YouTube channel namin, subscribe na. Okay, nandito lahat ng tutorial na ginagawa ko. Pati pag-setup ng mga iba't ibang router. Ayan, so balik na tayo dito. Ayan, nakalagay na login with the local password. Ito yung kaganinang password na ni-register natin. Okay? Pero double check muna natin yung wifi natin kung nakakonnect pa rin siya. Ayun, nakakonnect pa rin siya. Okay? So, i-log in na natin. Ayan. Okay guys, makikita nyo sa IP ad ng admin natin ay naging tplinkwifi.net. Okay? Okay lang yan kasi halos same lang yan nung kaganina. So, nag-automatic siya kaya ito yung lumabas. Okay, so proceed na tayo dito sa ating range extender sa pag-setup. Ayan, makikita nyo maraming SSID na lumabas, di ba? Pag hindi nyo nakita yung SSID ng ISP modem nyo, kung sakali, i-refresh nyo lang. I-click nyo lang refresh. Ayan. Mag-i-scanning ulit siya. Ayan na siya, lumabas na ulit siya. Okay. So, ang purpose kasi ng range extender, from the word range extender, so, ibig sabihin, yung wifi ng ISP modem nyo, i-extend niya. Okay? Halimbawa, yung ISP modem nyo, nasa first floor nyo, and then, pagdating dito sa second floor, may signal, pero 2-bar, ganyan. Pwede nyo gamitin tong range extender. Pwede rin kayo maglatag ng wire, then, isa-set nyo tong router na to as a router mode. Pero kung sakali naman na ayaw nyo maglatag ng mga wire ganyan para gusto nyo malinis, mag range extender kayo. Ganun ang purpose na ito guys. Okay, so ito, i-extend ko kunyari itong REN AP. okay, yung gamit ko kasi dito is yung EAP110 outdoor namin. Okay, so by the way guys, kailangan pala pag mag range extender kayo, yung SSID ng i-range extender nyo, dapat alam nyo rin yung password. Okay, ito sa akin. Ayan, nilagay ko yung password. Okay? So, i-click ko yung okay. Okay, ito na yung lumabas. Set extended network. Okay? Ito yung extended network SSID natin. Ayan, ito yung SSID na in-extend natin. Ayan. Pwede nyo baguhin to guys, or gusto nyo, kopyahin nyo lang yung mismong SSID ng mismong in-extend nyo. Mas okay yung magkaparehas lang guys. Diba, kunyari, yung ISP modem natin nasa first floor. Ngayon, yung SSID niya, example is Wi-Fi 123. Okay? Nasa baba siya. Ngayon, pag akit natin sa second floor,
or third floor, mahina na lang yung signal niya, 1 bar or 2 bar. Ngayon, pag in-extend natin to, and then yung kinapin natin yung host SSID, pag akyat natin, automatic lalakas yung signal natin kasi yung device natin automatic magta-transfer dun sa range extender device na ginamit natin. Kahit umakyat tayo ng third floor, malakas pa rin yung signal niya. Kasi ang mangyayari niyan, pagka-akyat nyo, magta-transfer din siya sa range extender device na nilagay natin tulad nitong TL-WR844N. Kaya mas recommended ko na magkaparehas yung SSID name niya. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo magkaparehas or hindi. So ito sa akin, hayaan ko lang kasi example lang naman to. So ito pa rin sa security, WPA and WPA to personal. Huwag nyo i-click tong hide SSID ha, kasi hindi nyo makikita to. Okay, then yung password ng SSID ng range extender device nyo, yung TL-WR844N. Okay, click na lang natin yung next. Then ito na yung summary ng config natin. Okay, click and save. Ngayon, hintayin ulit natin siya mag-apply yung settings na ginawa natin. Mapapansin nyo guys, pagka-extend ko nyan, magkakaroon na siya agad ng internet nang wala akong sinasaksak na cable. Ayan, nakita nyo na disconnect yung wifi natin. Ngayon, pupunta ulit tayo sa wifi natin. Then, hanapin natin yung, ayan, yung REN APX. Ibig sabihin ng EXT, ibig sabihin yun yung pinang-extend natin. Okay, i-click lang natin ulit. Then, connect. Tapos yung password na nilagay natin. Ayan, hintayin natin mag-connect. Ayan guys, connected na siya guys. So, may internet na siya agad. So, i-click ko na lang to. Then, finish. Ganun lang kadali guys, yung range extender natin. Ayan guys, connected na siya. So, ngayon, ititest natin kung may internet connection na siya. Ayan, refresh ko lang tong YouTube channel namin. Ayan, may internet na siya. Try ko naman google.com. Ayan, meron na rin siya. Speed test. Try natin mag-speed test. Tayo sa fast.com. Ayun, may internet na siya guys. 23 Mbps yung kaya niyang iba to. Mas tataas pa to guys. Kaya ganito lang kasi guys, nasa kabilang kwarto yung device na in-extend niya. So, puro pader kasi yung harang ng kwarto namin. Kaya ganito lang siya. Pero good na yan guys, 27 Mbps. Okay, try naman natin mag-download. Download test file. Click natin tong 1GB. Start. So, ayun. May internet na tayo, guys. Ayan. Tumataas na siya, guys. Okay? Pataas siya ng pataas, guys. Depende lang talaga sa mga harang dito sa bahay. Okay? Okay. Yung host router natin. Ito yung REN AP kaganina. Okay, ito yung password niya. Then yung TP-Link TL-WR844N natin. Ayan, automatic na siya. Wala na kayong gagalawin dito guys ha. And mapapansin nyo itong internet status. Once na magsaksak kayo dyan, automatic magkakaroon ng ano yan, ng ilaw. Kundi ilaw, may nakasulat na IP address na lalabas dyan. Client. Ayan, makikita nyo, dalawa. Okay, ito yung PC ko. Ayan, automatic. Wala na kayong gagalawin dito guys ha. Automatic na siya. Sa wireless, ito, kung trip nyong magpalit ng password, ganyan, i-change nyo lang yung password ulit. Ayan. Ito yung password ng ano ha, yung host. Ito yung sa host, ito yung mismong main ISP modem na in-extend natin yung signal. Okay? Then, ito naman yung extended network. Ito yung TL-WR844N natin. Okay? Dito lang kayo mag-change ng password sa wireless. Okay. System. Ayan, wala na tayong masyadong gagalawin dito guys. So, ganun lang guys yung range extender ng TL-WR844N. Shoutout nga pala ulit kay Toby Serbirian Monkey sa nag-request ng video na ito. Nulit ko guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na. Makikita nyo rito lahat-lahat ng aking YouTube tutorial. Okay? Yun lang. Maraming salamat.